Good morning mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon na patuloy nga tayong binibiyayaan sa araw-araw at patuloy tayong binibigyan ng buhay, isang bagong buhay para harapin natin ang mga pagsubok sa huling araw. At ang mga pagsubok ng iyan na pinahintulutan ng Diyos na mangyari na sa buong mundo ngayon ay ang pagsubok nga sa pananampalataya natin lahat. At pagsubok dun sa mga anak niya na ginigising niya para lumapit na sa kanya upang buuin na niya ang bilang ng hentil at bababa na rin ang Panginoong Jesus. Kaya naman tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng unshakable faith, yung pananampalatayang hindi kayang galawin ng kahit anumang bagay, yung matibay na pananampalataya, at magpapakatatag lang tayo at magpapakatapang tayo sa huling panahon ito na mananatili tayo sa gawa ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:58. Simula natin sa 57. Dadapo at salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag at huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So ang nagbibigay ng katagumpayan sa atin, yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, pinaniniwalaan natin ang bawat salita niya na ito'y totoong magaganap sa atin, kaya ginaganap naman niya. At ito ang gawa ng Panginoon Yung pananampalatayang ibinigay sa atin at sinampalatayaan natin yung isinugo ng Ama, ang Panginoong Jesus, na ang bawat salita ng Diyos ay matatag at matibay at makapangyarihan. Dito tayo tumatayo. Ito yung pinangahawakan nating mabuti, kaya hindi tayo nagagalaw ng masama. Kaya kapag dumating man yung bagyo o anumang pagsubok na ibigay sa atin ng Diyos, matatag tayo lagi at matibay. Sapagkat yung espiritu ng pananampalatayang inyo na ibinigay ng Diyos sa atin, yun ang genuine faith. Yun yung pananampalatayang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Katulad ni Abraham na subukan siya ng Diyos na ipagkaloob niya. I-offering niya si Isaac. Payag siyang mamatay si Isaac kasi alam niya, bubuhayin naman . So nandun ang pananampalataya ni Abraham . Na kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung ipinanukala ng Diyos, kung ano yung sinabi niya, gagampanan niya. So matibay na nakatayo si Abraham sa ibabaw ng bato. At tayo ang mga anak ni Abraham, at tayo matibay na tumatayo sa ibabaw ng bato. At isa yung faith na pinangahawakan natin na may salita sa gospel na meron dito na ilan na nakatayo sa ibabaw ng bato na hindi mamamatay hanggang sa pagdating ng araw na bumaba ang Panginoong Jesus, at naway mapabilang tayo doon mga kapatid. Naway yung ating pananampalatayang ito, loobin ng Diyos na mangyari nga na lahat tayo, hindi tayo magagalaw ng kahit anong virus, kahit anong pabang kasamaan sa mundo, at buhay tayong mananatiling bababa ang Panginoong Jesus, dadalan tayong buhay. Kaya magpakatatag lang tayo at ipipreserve tayo. Sabi sa Psalm 31:23-24. O ibigin nyo ang Panginoon nyo lahat ng mga banal. Pinapalagi ng Panginoon ang matapat. At pinaghihigantihan lubos ang manggagawang palalo. Kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. So tayong lahat na umaasa sa Panginoon, magpapakatatag lang tayo at magpapakatibay sa pananampalataya, at kailanman hindi tayo magagalaw ng demonyo. At kailangan labanan natin ngayon yan, kasi malakas ang kilos ngayon ng demonyo, pinabayaan ng Diyos na mag-ari ang kasamaan. Darkness is now on the rise. The spirit of darkness ngayon na pagkahari sa buong mundo. Pero we have to resist that, sabi sa 1 Peter 5:9. Nalabanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, ninyong nalalaman na ang mga ganung hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na sa sanlibutan. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mga magpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng layong ay gumagala sila, umahanap ng masisila niya. So ang paraan ng Diablo para makasila siya, maglagay ng thoughts sa ating kaisipan na masama, na kontra sa pananampalataya.
So labanan yung matibay. Bigkisan natin ang baywang ng ating pag-iisip na huwag tayong tatanggap ng ano ba mga masamang kaisipan o evil thoughts, na ito yung ano, paraan ni Satanas to eh. Ito yung old self eh. Mahilig tayong ang lumang pagkatao, nag-iisip lagi yan ng masama eh. Tumatanggap ng masama, natatakot, nangangamba, nag-aalin lang. Yan ang old self eh. Eh ang ginawa ng Diyos, inalis na yung dating pagkatao natin na huwag na tayong maging alipin pa muli nito. Sabi sa Galatians 5:1. Labanan nating matibay ito. Huwag tayong papayag na maalipin pa. Na bumalik ka pa sa dati mong pagkatao. Go on to perfection tayo. Magpatuloy tayo sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito sabi niya. Sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo. Huwag na kayong pasakop na muli pa sa pamatok ng pagkaalipin. So dati, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng datihang pagkatao natin. Meron tayong ano eh, old self na nag-ahari sa atin. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, nung ibigay sa atin yung pananampalataya, nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus, ginawa tayong bago nila lang. Yung pagtutuloy at hindi pagtutuloy, wala nang ano man, kundi yung isang bagong pagkakalikay, yung isang bago nila lang. The new creation. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Para na sa ganun, hindi tayo magalaw ng masama. Hindi nagagalaw ng masama ito. Sa ating pananampalataya, hindi tayo magagalaw ng masama. Sabi, he that is in us is greater than he that is in the world. Yung nag-ahari dito sa sanlibutan ito na demonyo, hindi tayo kayang talunin. No? Kasi yung ibinigay sa ating kapangyarihan, yung pagkabago nila lang, matibay yun, matatag yun eh. Hindi nagagalaw ng masama yun. Basta mag-ingat lang lang tayo. Manatili tayong matibay at matatag. Sabi sa 1 Peter. First John 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadapat ang ipinanganak ng Diyos nag-iingat sa kanya sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. So kung mag-iingat lang tayo matbuti at panghawakan matibay ang pananampalataya, hindi tayo magagalaw ng masama. Kayang-kaya natin i-resist ang demonyo. Basta't naramdaman mo na tinatakot ka na, nilalagay ka na dun sa pag-aalinlangan, pagdududa, huwag mo nang tanggapin yun, tapon mo na. Change thoughts. Magbago tayo ng pag-iisip. Kaya sabi, magbago kayo ng espiritu ng inyong pag-iisip, isakbat nyo na yung bagong pagkatao ninyo, hubarin ang datihang pagkatao. Kasi nandun eh, effective yun eh. Kabisado ni Satan tayo dun. Alam ni Satan kapag sinundot niya yung dati natin pagkatao, pumayag tayo, huli ka na. Kasi sanay gumawa ng kasamaan yan eh. Sanay mag-isip ng masama yan. Sanay na magduda yan. Sanay na mag-aninlangan ng dating pagkatao. Eh yung bagong pagkatao, hindi nagagalaw ng masama yun eh. Matatag yun, matiba yun. So dun tayo magpa-practice sa isang bagong pagkatao na yun. Sabi sa 1 Timothy. Ito sabi niya. 1 Timothy 4:7 to 8. Dadapat itakmulin mo ang mga katang masama at walang kabuluhan. So ganun ang ginagawa ni Satan sa atin. Kumakatha siya ng masama sa ating kaisipan. Naglalagay siya ng evil thoughts. At magsanay ka sa kabanalan. So wag na doon sa dating pagkatao na madalas mag-isip ng masama, mag-isip ng problema. Magsanay ka sa kabanalan. Yung kabanalan, yung binanal sa atin, yung spirit natin. Renewed spirit, binigyan tayo ng isang bagong pagkatao. So banal yun, anak ng Diyos yun, hindi nakakasala yun. Doon ka magsanay, sabi. Sanayin mo yung bagong pagkatao na siya lagi mag-aaral. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So kung mananatili daw tayo mabubuhay sa bagong pagkatao sa present period na ito, magiging masagana buhay natin. Malaya tayo, hindi tayo alipin ng kasalanan. So, malayang malaya tayo na umaasa lang tayo sa Panginoon na ang ginagawa lang natin, yung kalooban lang ng Diyos. Ang pag-iisip natin, lagi nasa langit na. At sinasabi sa Pilipinas na dito tayo, itong mga bagay na ito lang ang ating iisipin. Tapos-tapusan mga kapatid, ano mang bagay na katotohanan
Ano mang bagay na kagalang-galang? Ano mang bagay na matuwid? Ano mang bagay na malinis? Ano mang bagay na kaibig-ibig? Ano mang bagay na mabuting ulat? Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isipin nyo ang mga bagay na ito. Eh pag tinignan mo mabuti, ang definition lahat yan, word of God eh. Kaya doon sa Joshua may sinasabi. Meditate on the word day and night. Ito'y sinasabi niya. Kasi kapag mag-iisip tayo, ang gusto ng Diyos na isipin natin, ang lahat ng bagay na makalangit, ang lahat ng bagay na nandun sa luklukan ng Panginoong Jesus, eh word of God yun eh. Kaya sabi dito sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi, upang iyong masunod at gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkakagayon iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkakagayon magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So meron pangako ng blessings, ng pagpapala sa mga obedient child of God, na magme-meditate on the word of God. Puro ang maging kaisipan natin, malinis na kaisipan, the word of God. So habang ito lagi nasa isip natin, nagiging katulad tayo ng Diyos na isasakbat natin ng isip ni Kristo. Kaya sabi, isakbat nyo ang kaisipan ni Kristo. Word of God. Laging word of God. Laging word of God lang ang nasa puso at kaisipan natin, mga kapatid. Meron sinasabi dito sa 2 Corinthians 4:16-18 na ganito eh. Kaya nga hindi kami naghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Yung ating pagkataong loob, yung inner man natin, yung ginawa ng Diyos sa atin na isang renewed spirit, yung bagong pagkatao, ay nababago sa araw-araw yung ating kaluluwa. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat na kaluwalhatian walang hanggan, samantalang kami nagsisitingin hindi sa bagay na nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita, sapagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan, dadapat ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So ang buong pag-iisip natin, ipofocus natin lagi sa makalangit na bagay. Yun ang itinuturo sa atin sa Colossians 3. Kung kayo ngay muling binuhay na kalikip ni Kristo, ay hanapin nyo ang bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas. Kasi pag nag-focus ka na ng mga bagay dito sa lupa, lalo yung mga evil reports na yan, katulad nung report nung ano, nung sa World Health Organization yata na sabi, mukhang hindi na aalis nung COVID-19 virus na to. At meron naman nagsasabi na mga another, ano yung mga inaano nila. Hindi na importante yung mga sinasabi na. Ang importante, mabuhay tayo sa isang bagong pagkatao na ilagak lang natin ang puso at pag-iisip natin sa taas, sa langit, na hintayin natin yung pagbaba ng Panginoong Jesus, na wala tayong gagawin kundi magpakabanal at manalangin ng manalangin at idalangin na nga natin lahat ng namumuno sa bansa. Idalangin natin lagi ang ating mga asawa at mga anak, ang buong iglesia. Mauubos ang buong panahon natin sa ministeryo ng panalangin at ministeryo ng salita. So, i-meditate natin lagi ang word of God. At lagi lang tayo susunod sa kalooban ng Diyos. At bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Kasi kung ano nasa isip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung ano nasa isip mo lagi, word of God, magiging katulad ka ng Panginoong Jesus. Sapagkat kayo inamatay na, at ang inyong buhay ay natatago ng kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag na rin naman kayong kasama niya sa kaliwalhatian. So kung ang buhay na daw natin ay ang buhay ng Panginoong Jesus mahayag, makakasama tayo sa kaliwalhatian. So kaya ginagawa ng Panginoon nito, itong mga huling araw na ito, na pagsubok na ito, inahayaan niya mag-ari ang kasamaan. Kasi hindi naman makapag-ari sa atin ang kasamaan eh. Mag-ari lang ang kasamaan sa mga anak ng demonyo rin. Yung mga taga-sanlibutan din, eh hindi na nga tayo taga-sanlibutan eh. Taga-langit na nga tayo, makalangit na ang ating pag-iisip. Kaya lang, trying hard si Satan eh. Magpupumilit siya na maglagay ng mga sumasamang isip
sa ating kaisyo. Kasi sanay tayo doon. Eh ngayon, na-realize na natin, naintindihan na natin na i-reject pala natin yun, i-resist natin ng evil thoughts, change the topic. Sa tweet, minsan nararamdaman nyo yan kapag nagpe-pray kayo. Hindi nyo napapansin minsan, nagpe-pray na kayo, iba na iniisip nyo. So pag naramdaman mo, putulin mo na yun. Cut it off, balik ka uli sa prayer hanggang sa masanay na tayo na itakwil natin lagi ang kaisipan ng demonyo. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Na dahil sa bagay na yan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa anak ng pagsuway. So kung iiralin pa daw natin yung datihang pagkatao, magbabalik ka na naman sa pagiging anak ng pagsuway. Maalipin ka na naman sa datihang pagkatao. Huwag na, pinalaya na tayo dun. Eh. Dadapwat ngayon, inyo namang layuan na ang lahat ng ito. Mga galit, kapuotan. So, ibig sabihin, layuan na natin ang gawa ng laman. Lahat ng gawa ng lumang pagkatao. At kayo'y magbihis na ng isang bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan yung lumalang sa kanya. So, mababago na tayo sa araw-araw. Yung ating kaluluwa, mababago na yun unti-unti. Magkakaroon ng pagbabago ng Spirit. Renewing of the Holy Spirit. I-renewed yung ating ano, yung ating kaluluwa. Kasi masyado itong nasalanta eh. Ito yung naging kawawa eh. Yung kaluluwa natin. Nasalanta ito ng kasamaan ng demonyo eh. Yung influence tayo ng masama. Kaya lumaki tayo, naging makasanlibutan tayo, lahat ng gawa natin, puro kasamaan. Kaya ngayon naman, nung tawagin na natin ng Diyos at bigyan na tayo ng isang bagong pagkatao, dito naman tayo mag-focus. Ito naman ang buhay na ipamuhay na natin. Taligdan na natin yung dating buhay. Kaya nga, mararamdaman nyo yan. Na nakikita mo, isa-isa nawawala. Eh. Ang unang-unang madaling nawala, yung mga bisyo. Kasi madaling tanggalin yan. Eh. Sabihin mo lang sa sarili mo na bago ka ng nilalang. Eh. Hindi nakikilos ang bisyo. Yung iba, hindi nila kaya. Bakit? Wala pa silang espiritu ng pananampalataya. Dati pa sila. Yung pagkataon nila dati pa, hindi pa nare-renewed yung spirit nila. Wala pang kapangyarihan sa kanila. Hindi pa nila kaya makasunod sa kabanalan. Kaya sabi yung banal, magpapakabanal ba na? Yung marumi, magpapakarumi rin. Bakit? Hindi kaya ng maruming magpakalinis. Marumi nga eh. Pero yung banal, pwede magpakabanal ba lahat? Kahit binanal eh. Inalis na tayo dun sa komunoy eh. So nakakalakad na tayo na malaya, hindi na tayo sakop ng komunoy. Hindi na tayo, bagamat naaalikabukan lang, hindi naman putik na eh. Alikabok na lang. Kasi wala na tayo dun sa putikan eh. Inalis na tayo dun sa komunoy na quicksand na puro putik yun. Lulubog ka dun. Inalis na tayo ng Panginoon dun. So nakakalakad na ngayon tayo sa mundo, sa lupa. So magkakaroon na alikabok. So lilinisin ngayon yan. Ngayon maglinisan naman tayo, sabi. At ang paglilinisan naman yan is prayers eh. Malaki nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. Kaya sabi dun sa James, eh, ganito nakasulat. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng isang taong matuwid. So ganito gagawin natin mga kapatid eh. Imbis na sumpatan mo o sisihin mo at sino mang member ng pamilya mo na nakakagawa ng kasamaan, ipag-pray mo yung nakikita mong pagkukulang niya, mga kasamaan niya, ipag-pray niyo, maglilinisan tayo ng paa. Kasi nga yung sabi ng Panginoon, di ba? Maglinisan kayo ng paa. Sabi ni Pedro, Panginoon, wag po, ano sabi ng Panginoon sa kanya, pag hindi kita nilinisan ng paa, wala kang bahagi sa akin. Eh buong katawan ko, hindi, sabi ng Panginoon, hindi, anong malinis na? Malinis na. Paa na lang nadudumihan eh. So maglinisan tayo, pray to one to another, para ma-maintain natin yung holiness, yung ma-maintain natin ng new life, the new life in Christ. At malaki nagagawa ng panalangin ng matuwid. Pag nasasanay tayo sa prayers, masasanay tayo ng masasanay. Nagiging matuwid tayo, kaya nagiging effective ang panalangin natin. Pagkat hindi dinigin ng panalangin ng Diyos, ang panalangin ng masama eh. Never niyang tanggapin yun.
Ito sabi ng Panginoon sa John 9:31. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dadapuat ko ang sino man tayo maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, maging mananamba. Para maging mananamba sa Espiritu at katotohanan, nirenewed yung Spirit. Inalis yung suwail na Spirit. O yung dating pagkatao, pinalitan ng isang bago. Banal na ngayon yun. So, naging mananamba na tayo, ibig sabihin, we can serve the Lord na in the Spirit and truth. Magiging mananamba. Kasi pag sumasamba ka, paglilingkuran mo, susundin mo yung Diyos mo. Katulad nung araw, ang demonyo ang tatay natin nung araw. Sunod-sunod tayo sa gusto ng tatay natin. Pero minagaling na ng Diyos na tayo tawagin na at hindi na tayo anak ng demonyo, anak na tayo ng Diyos. Ang ama na natin, ang ama ng mga espiritu, ang lagi sinusunod natin. Kaya sa pagsunod natin palagi, pinasasagana naman niya buhay natin, pinagpapala niya tayo mga kapatid. Kaya ganun din, lagi ko kayong pinagpapala sa lahat ng bagay. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen.